Ay naku, Burnok, hindi pa tayo pinanganganak. Hindi ka pa pinanganganak. Hindi pa ako pinanganganak. Yang kasinungaling mo yan ay durog na yan ang sugo. Protestante, iba't ibang sekta ng Protestante, mga Katoliko, ang mga relihiyon na naniniwalang si Kristo Diyos ay durog na yan ng kapatid na Felix Manalo. Bakit Roman Catholic? Ang pangalan ng Roma nakalagay. Hindi naman ako yung magsasabing ako lang. Ang kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666, kinsa siya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahan niyan, magbalot-balot ka na. Delikado. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Burnok? Sige nga. Ito ang Fanbusters. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia sa Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 3 sa Amplified Bible Expanded Edition. Ganito po ang ating mababasa. And every spirit that does not confess Jesus, acknowledging that He has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and is now already in the world. Klarong-klaro po mga kababayan ang binabanggit dito. Ibig sabihin, may dalawang kalikasan ng ating Panginoong Kristo base po sa talatang ito ng Biblia. Kasi sabi dito, but would deny any. O, diba? Pag sinabing any, ibig sabihin more than one true nature. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo may dalawang kalikasan. Yan po ang pagiging Diyos ni Kristo at ang pagiging tao ng ating Panginoong Kristo. Mga kababayan, at kung hindi ka naniniwala dito at pinapangaral mo, labas dito po sa sabi ng Biblia, ikaw daw ay may espiritu ng Antikristo, mga kababayan. E ayon pala sa Biblia, Antikristo daw ang naniniwala na si Kristo ay may isang kalikasan lamang, mga kapatid. Ngayon, sa ating episode ay gusto ko lang muling talakayin sa inyo ito. Paano ko ba napatunayan na Diyos ang ating Panginoong Kristo? Isa po sa mga patunay ay ang nasa 1 Korinto 5:12-13. Ang sabi dito, kung sa bagay, ano ba ang karapatan nating husgahan ang mga hindi mananampalataya? Ang Diyos na ang huhusga sa kanila. Klaro-klaro dito, ang Diyos pala yung huhusga sa kanila. Ibig sabihin, yung magbibigay ng hatol ay ang Diyos. Diyos pala, mga kapatid. Ano? So, ang tanong, sinong Diyos ba ang tinutukoy sa nasabing talatang ito? Babasahin naman natin ang 5:22 ng Juan, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Napakaliwanag mga kababayan, ang paghatol po sa mga tao, hindi po yun gawain ng Diyos Ama. Yan po'y ibinagkaloob kay Kristo mga kababayan. Ibig palang sabihin, hindi pala ang Diyos Ama ang hahatol, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The one who does the act of judging people, mga kababayan, ay ang ating Panginoong Hesukristo. At siyempre, yung gagawa nun, yung huhusga talaga, ay tinawag ni San Pablo na Diyos sa 1 Korinto 5:12-13. Kaya mula dito, Diyos talaga ang ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Ngunit,
Kahit ganito na ang nakasulat sa Biblia, hindi pa rin ito tanggap ng isa sa mga members ng Iglesia ni Cristo ni Manal na si Cesar Sineta, mga kapatid. Eh, hindi naman po yun nakapagtataka eh, kasi doktrina naman talaga yan ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon, paano naman gigibain ni Cesar Sineta ating argumentong na ibinahagi ko kanina sa inyo? Eto, panoorin ninyo mga kapatid. Talagang huling-huling Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. E palpak talaga yung kanilang doktrina. Oh, ayan po, malinaw ano. May diferensya ulo nito eh. May diferensya ulo nito ni Burnok eh. Yung binasa niya sa pasugo, yun din ang nakasulat sa Biblia. Yun din ang paniniwala ng mga unang iglesia ni Kristo. Ano yung binasa niya sa pasugo? Na si Kristo ipinanak na tao, lumaking tao, nangaral na tao, namatay na tao, pumanik na sa langit na tao, at bababang tao. Nasa Biblia po yun eh. Yun ang paniniwala ng mga unang iglesia ni Kristo. Ang yabang-yabang pa. Kaya niya, maganda ang tanong. Ano ba niya ang paniniwala ng mga tunay na iglesia ni Kristo noong unang siglo? Naku, binasa yun sa Korinto inulit na si Kristo pinagkalubo ng karapatang humaton. So, ayan na niya. Maliwanagan niya si Kristo'y Diyos. Burnok. Ay, naku, Burnok, hindi pa tayo pinanganganak. Hindi ka pa pinanganganak. Hindi pa ako pinanganganak. Yang kasinungulin mo yan ay durog na yan ng sugo. Protestante, iba't ibang sekta ng Protestante, mga Katoliko, ang mga relihiyon na naniniwalang si Kristo Diyos ay durog na yan ng kapatid na Felix Manalo. Aba, grabe naman yan ha. Sabi ni Cesar Sineta, durog daw noon ni Felix Manalo yung argumento natin tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, titingnan natin. Totoo kaya yan? Naku, grabe naman. Eh, naalala ko eh, meron nga siyang pasaring sa atin eh. O eto, panoorin niyo yung pasaring niya. Huwag po kayong magdaramdam sa akin, mga Katolikong naloloko ni Burnok. Gamitin po natin ang isip natin. Buksan natin ang ating puso. Huwag tayong pikit matang maniwala dito kay Burnok. Katulad ngayon, wala kayong mababasa na si Kristo'y ipinanganak na Diyos. Lumaki siyang Diyos, nangaral na Diyos, bumabang Diyos, namatay na Diyos, umakyat na Diyos, at bababang Diyos. Wala kayong mababasa yan. Di ba? Ang yabang-yabang pa. Ito ang magandang tanong. Ano ba niya ang paniniwala ng mga unang tunay na iglesia ni Kristo noong unang siglo? Eh, binasa mo na sa pasugo eh. Yun ang unang paniniwala. Yun ang talagang tunay na paniniwala ng mga tunay na Kristiyano o tunay na iglesia ni Kristo. At yan din ang paniniwala namin. Ulitin ko ah. Si Kristo ipinanganak na tao, hindi siya ipinanganak na Diyos. Si Kristo'y lumaking tao, hindi siya lumaking Diyos. Nangaral si Kristong tao, hindi siya nangaral na Diyos. Namatay siyang tao, hindi siya namatay na Diyos. Pumanhik sa langit na tao, hindi siya naging Diyos. At bababa siyang tao at hindi siya bababang Diyos. Grabe naman talaga yung napasaring na yan, Cesar Sineta. Oh, sabi daw niya, wala kang mababasa na si Kristo ay Diyos. Kasi nga, si Kristo nang isinilang ay tao, nang lumaki tao din, nang nangaral ay tao, nang ipinako sa krus tao, nang namatay at muling nabuhay, tao daw siya, hindi siya Diyos. Eh, okay, sige, tignan natin. Totoo kaya yung kanyang sinasabi at naapektuhan ba tayo sa kanyang sinabi? Eh, talagang walang alam talaga si Cesar Sineta sa aral ng Iglesia Katolika. O ano ba yung aral ng tunay na iglesia na siyang Iglesia Katolika? Ha, Mr. Cesar Sineta, dapat alamin mo muna bago ka mag-comment ng ganyan. Eh, alata namang wala kang alam eh. Sabagay, inaamin mo na nga yan noon eh. Ito, panoorin niyo yung pag-amin niya, mga kapatid. Ang pangalan ko po ay Cesar Sineta.
Ako po ay dating isang Katoliko. Pinanganak po akong Katoliko. Lumaki po akong isang Katoliko. Pero gaya po ng maraming Katoliko, ay wala po akong nalalaman tungkol sa Katoliko. Okay, Tams, talagang wala siyang alam sa aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan. E mukhang durog na naman si Cesar Sineta sa kanyang pagiging ignorante nito eh. Nako ah. E ano ba kasi ang aral ng Iglesia Katolika tungkol sa kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo? E mababasa natin yan sa ating katisismo. Ganito yung nakasulat sa paragraph 480 hanggang 481. Jesus Christ is true God and true man in the unity of His divine person. For this reason, He is the one and only mediator between God and man. Jesus Christ possesses two natures, one divine and the other human, not confused but united in the one person of God's Son. Napakaklaro po niyan, mga kababayan. Ibig sabihin, dalawa po ang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo sa iisang persona. Ang tawag dyan ay hypostatic union. Yan po ang aral ng Iglesia Katolika, Mr. Cesar Sineta. Eh, wala namang problema sa akin kung sasabihin mong si Kristo ay tao nung isinilang, tao nung lumaki, tao nung nangaral. Wala namang problema sa akin yun kasi aral naman namin yun eh. Pero yung dapat mong patunayan, Mr. Cesar Sineta, na yung aral ninyo, patunayan mo, si Kristo, hindi Diyos, yun yung dapat mong patunayan sa akin. Nako naman talaga itong Cesar Sineta na ito, palpak, ano? Yan yung hamon, ha? Anong talata sa Biblia nakasulat? Ah, Cesar Sineta, nakalagay, ako ay hindi Diyos, sabi ni Kristo. Hindi daw siya Diyos. O, Cesar Sineta, eh meron akong nabasa sa Biblia, sinabi ni Kristo, Diyos siya. Ito, sa Mateo 14:27, take heart, I am the living God. Sabi ni Kristo yan. Do not be afraid. Napakaklaro po ng nakasulat. Ay, ano nakikita niyo sa screen? Eh, paano ngayon yan, Mr. Cesar Sineta? Eh, may mabasa ka ba sa isang talata sa Biblia? Sinabi ni Kristo, hindi siya Diyos? Ako, tingnan nga natin, hihintayin nga natin yung sagot niya sa ating hamon. Kasi, Mr. Cesar Sineta, hindi naman ibig sabihin na kung sinabi sa isang talata na tao ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi na kagad siya Diyos. Ganun po yun. Hindi naman ibig sabihin na kung si Kristo ay tao, kagad hindi na siya Diyos. O kung si Kristo ay Diyos, kagad hindi na siya tao. Hindi po ganun yun. Eh, pwede namang dalawa ang kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, balikan nga natin yung sinasabi niya kanina tungkol kay Felix Manalo daw. Eh, sabi niya, durog na daw yung aking argumento sa dati niyang amo na si Felix Manalo. Eh, tanong, paano kaya dudurugin ni Cesar Sineta at ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang argumento natin? Eto, pakinggan ninyo mga kapatid. Akala nyo totoo yung sinasabi. Sino ba niya ang Diyos? Sabi ni Cristo. O, ayan na niya malinaw, sinabi ni Cristo, Diyos siya. Porket sinabi ng Panginoon Cristo na ipinagkalob sa kanya ng Ama ang paghatol, eh Diyos na daw. Bornok, basahin mo sa Juan 8:15. Basahin mo, Bornok. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi siya mag-isang humahatol, kundi ang Ama na nagsugo sa kanya ay kasama niyang humahatol. Kung ipinagkaloob man kay Kristo ang humatol, hindi ang ibig sabihin na hindi na nakikialam ang Ama. Malinaw ang sabi ni Kristo eh. Hindi siya nag-iisang humahatol, kasama niya ang Amang nagsugo sa kanya na humahatol. Kaya ang hatol niya ay totoo, sapagkat dalawa silang humahatol. Hindi siya mag-isa, hindi siya solo. Hindi ang ibig sabihin na pinagkaluman siyang humahatol, eh Diyos na siya. Murno, ayabang-yabang mo. Ako pa pinararatang mayabang.
Nako, grabe naman yan, ha? Sige nga, tignan nga natin, susuriin kung tama yung kanyang palusot o talagang hindi pa rin nakalusot, ano? Eto. Sabi kasi ni Cesar Sineta, kasama daw ni Kristo ang Diyos Aba na humahatol ayon po sa Juan 8.15. At sabi daw sa Juan 8.15, hindi daw mag-isang humahatol ang ating Panginoong Kristo. Aba, grabe naman yan, ha? Ang tanong, tama ba ito yung kanyang sinasabi? Tingnan natin, ha? Basahin na natin. Kasi sabi niya, basahin ko daw. Ito yung Juan 8.15. Nandiyan ba sa talatang yan? Mababasa ba dyan na si Kristo ay hindi mag-isa kung siya'y hahatol? Naku, parang wala naman dyan nakasulat, Mr. Cesar Sineta. Iluwa mo kasi yung mata mo, ha? Juan 8.15, walang ganong nakasulat. Naku, ito talagang Cesar Sineta na ito. Talagang palpak, ano? Naku, grabe talaga. Ngayon, dito po sa kanyang claim na nasa Juan 8.15 daw, naku, napakadali namang i-busted ito, kaya busted yan, palpak, wala dyan, wala sa Juan 8.15. Siguro tulungan na nga natin itong si Cesar Sineta, no? Siguro yung tinutukoy niya, yung nasa Juan 8.16. Ito, babasahin ko, ha? Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Di ba? Yan daw ang nakasulat. Kasi nakasulat dito, sapagkat hindi daw ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Apa? Grabe naman yung palusot na yan. Yan yung kanyang gustong sabihin. Tanong, tama ba ang interpretasyon na ito na sa huling panahon, ang Diyos Ama ay hahatol din kasama ni Kristo? Susuriin natin yan, mga kapatid. Balikan natin yung Juan 5.22. Ang sabi dito, sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Klaro naman dito, mga kababayan, ang Diyos Ama, hindi siya hahatol sa kaninumang tao. Nakasulat naman yan, eh. Ngayon, basahin naman natin yung sa versikulo 27. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Klarong-klaro, mga kababayan, sa ating nabasa. Balikan natin yung verse 22. Ang Diyos Ama, hindi po hahatol yon sa kaninumang tao. Nakasulat naman sa Biblia. Ipinagkaloob niya sa anak. At yung anak, mga kababayan, yung Diyos anak, siya po talaga yung binigyan ng Diyos Ama na hahatol sa lahat ng tao. Nakasulat naman yan sa Biblia. Hindi talaga hahatol yung Diyos Ama, eh. Yun ang nakasulat, eh. Paano ngayon yan, Mr. Cesar Sineta? Nako? Binigyan na nga ng Diyos Ama ang ating Panginoong Kristo ng katungkulang humatol ayon po sa 5.27 ng Juan. Patunayan, sa Mateo 25.31-32 ay ganito po yung nakasulat. Nandapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Klarong-klaro, mga kababayan, yung magpapahiwalay doon sa mga tupa at sa mga kambing, yan po ay ang ating Panginoong Kristo ayon po sa Mateo 25:31-32, mga kababayan. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo lamang po ang gagawa ng akto ng paghatol, mga kababayan. Siya talaga yung hahatol. Klaro naman sa Juan 8.16, eh. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Klarong-klaro naman dito. Kung totoo man na ang Diyos Ama ay kabilang sa paghatol, dapat yung sinabi dyan sa 8.16 ng Juan, at kung kami humahatol, ang hatol namin totoo. Ngunit hindi naman ganyan yung nakasulat, Naku, Cesar Sineta. Ngayon, kasi si Cesar Sineta, dito siya nakadepende, itong last phrase na ito, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ang tanong, base pa dyan, ang Diyos Ama ay hahatol na rin?
Nako, hindi naman eh. E klaro naman sa 5:22 ng 1, hindi nga hatol ang Diyos Ama. Pero, sasamahan ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, mga kababayan, kag magkasama sila. Pero yung gagawa ng panghatol, ang ating Panginoong Hesukristo lang yon. Nako ha, at kung ano ang hatol ni Kristo, mga kababayan, yun din po ang hatol ng Diyos Ama. Dahil ang hatol ni Kristo, yan po ay totoo. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay humahatol sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, hindi galing sa Diyos Ama ang hatol, kundi galing po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi dito eh, kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Hindi po sinabing kung kami humahatol, ang hatol nami totoo. Walang ganon, Cesar Sineta, palpak talaga. Katunayan, sa 2:16 ng Roma, ganito po ang ating mababasa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Hesukristo. Klarong-klaro pala, ang paghatol pala ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, si Kristo talaga ang gagawa ng akto ng paghatol. Kasi nga sa Juan 5:22, sinigurado tayo na ang Diyos Ama hindi po hahatol. Kanino man, napakaklaro naman yan, Cesar Sineta. Bakit matigas ang ulo mo, ano? Ang dami mo pang alibay, nako talaga naman, palpak, ano? Kaya mukhang durog talaga. Yung pinagmamalaki ni Cesar Sineta na kanyang sugo na si Felix Manalo. Nako, palpak, talagang laglag talaga. E yan ba yung pinagmamalaking mong mangangaral, Mr. Cesar Sineta, na si Felix Manalo? E buta ta pala siya sa akin eh. Simpleng-simple lang ito, pero palpak pala si Felix Manalo. Nako, talaga naman. E katunayan, yun nga ang aral ng Iglesia Katolika. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 681 hanggang 682, sinasabi po dito, mga kababayan, na ang ating Panginoong Hesukristo talaga, siya lang po ang huhusga sa lahat ng tao, mga kababayan. At dahil dito, putata na naman ng big time si Cesar Sineta, mga kapatid. Nako, palpak talaga? Eh, ganun talaga, basta antikristo, gagawin ng lahat para makalusot lang. Kasi nga, yung turo nila, isa lang daw ang kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Mali po yan, palpak po yan, antikristo talaga yan. Kaya si Cesar Sineta, kung ipagpapatuloy niya pa yung kanyang mga ganitong mga sinasabi, eh, talagang nasa kanya yung espiritu ng antikristo. Ano? Eh, klarong-klaro sa Biblia, eh, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo sa ating napakagandang episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Eh, paano ngayon yan, Cesar Sineta? Buta na ka na naman kay Kaburnok yan. Nako, ah. I am Catholic. I am